Grabe naman yung mga harang na kami. Ito, luwag dito. Sa kalagay nga. Sa pawan. Puso kaya yun. Para ang... Puso ba yan? So, advantage matataas. Yan. Okay. Ready ka na, Biggs? Yes. Record ko na? Oo. Naka-record na yan. Rewind. Alam mo, laking tulong talaga pag na-cellphone sa akin. Grabe na yung technology, no? Dati, sulat pa. Mga. How's the first day of shooting ng Captain Cool? Ito, binibless tayo mulan. Masaya. Masaya yung first day kasi syempre, makukulit yung mga kasama ko eh. Diba, dito na si Benji Paras, si Ryan, si Ayon, si Barbie, ang game din. Plus may mga special guest pa kami na kasama rin na masasaya sa mga Excel. Ikaw daw yung personal na medyo pumili ng ibang character, like sila Ryan Bang, sila Ayon, sila Barbie. Yes po, kasi isa po ko sa mga gumawa rin tumulong sa script para po pagandahin natin. So nag-ano rin kami ng mga sino yung nababagay habang sinusulat o ginagawa namin yung script na character. Kaya yun, kaya involved po ako sa pagka-casting. Ikaw yung bumili kay Barbie? Isa sa mga pinipilian namin si Barbie. Kasi marami talaga kami pinipilian, pero si Barbie sa kasama siya sa top 5. Talagang siya yung... Anong meron sa kanya? Si Barbie, ang swerte kami. Ang hirap kasi kumuha ngayon ng leading lady dahil maraming gumagawang pelikula. Sobrang busy lahat. So, kumbaga si Barbie talagang hindi siya nawala at lagi siyang pasok sa mga schedules namin. Kasi halimbawa, may pwede, hindi naman ako pwede, ganun. Pero kami nagtugma ni Barbie eh. So, parang pinagtagpo kami ng panahon dito sa Mangkay 20. Pero nung pinili mo siya personally, ano yung first reaction ni Barbie? Hindi, ako muna, ang sabi ko nga eh, kung si Barbie kaya, hindi kaya magmukha ka niya akong tsuhin. ayun ang naman ang problema ko eh, magmukha ka magtsuhin eh. Kaya sana, nung pinili namin si Barbie, sana hinihintayin namin na hindi niya kami i-turn down. Siyempre, hindi naman yung concern din namin. At na-timing kami na yung mga ginagawa niya ay patapos na. Kaya nasakto kami. Mm-hmm. Pero before mo pinili ba si Barbie, saan mo siya yung parang nakita mo, okay to, doon ba sa araw-gabi? Yes, doon. Kasi parang nakikita namin. Kasi kasi galing tayo kay Kim Domingo na sexy, na may timing sa comedy. Si Barbie, ano kay Kikay eh. Kasi nakakasama ko siya sa Showtime, girlfriends pa siya noon. So nakikita kami, makulit, bumisli. So yun yung kailangan namin dito sa Bangkepon. So siya kaya sa top 5 talaga siya, hindi siya mawawala doon. Hanggang top 3 pa nga siya. Hindi siya nawawala. Ang concern ko lang talaga baka magmukha lang ang ilan namin. Hindi naman dahil sa okay naman sa look fest. Sa look fest, okay naman. Nakisama yung camera. Yung video. Lalo na kasi pa nagbigote ako kasi di ba si Bangkepon ay bigote yung Yung story, meron kang input story. Yes po, marami po kaming inputs dito na pinagsama-sama. Kaya po, sa nagsulat po kasama ako, pang-apat po ako. Tapos sila Ayon din first time, hindi ka ba kinabahan ako? Mga first time ito, mga tao, ang Pumiyang, first movie nila, di ba? Yes, si Pumiyang kasi nakasama ko na sa Home Sweet Pea. So nakatrabaho ko na sila. Tsaka ano eh, kasi ito gusto ko yung mag-kepo yung parang ano lang eh. Relax lang kami. Gusto ko yung mga fans sila, mapanood sila dito. And si Ayon, isa sa mga naging close ko na rin kasi sa Showtime. Gusto ko bigyan sila ng mga ng break. Ito yung, ako yung kasama nila dito sa unang pelikula nila. How do you find yung first? Ito, na-excel naman na si Ayon, di ba? Yes. Kamusta? How do you rate yung kanya? Si Ayon, nakakatawa. Kasi seryoso, may dala pang script yun. Professional talaga yung dating. Maaga sa set. Parang po ang call time niya, 7:30, nandito na. Nasa labas na nga daw. Oo, si Ryan, ang aga rin, 7 a.m. Kaya hindi sila makapasok kasi may ari tulog pa. So ganun talaga. Kaya sa excited. Excited. Yung Pumiyang, ano yung look forward mo sa kanila? Sa acting nila dun sa Home Sweet Home dito. Kasi ito, mas malaki to eh, di ba? Yeah, pero mas gusto ko dito lumabas pa rin yung kulit ng Pumiyang. Yung magiging tandem nilang dalawa. Kaya yung role nila ay swak na swak sa kanila. Yeah, baka
nagustuhan ba kayong kissing scene ni Barbie dito? Siyempre, dahil love team mo siya. Mm-hmm. Sabi naman ni Barbie, ready okay na naman that, ready naman daw siya. Actually, pinaturn ko dun sa interview nyo na pumayag siya dito. Nakalood mo pala. Nakalood ko. Ito yun kasi nga, yung part na yan, nag-skip ako sa pagsusulat, so tatlo lang writer ko iniwan, baka sabi naman nila, dede-joke. Hindi, kasi kung kailangan naman sa eksena, may mga part na kailangan, yun naman din lang yung ibibigay namin. Kung kailangan ng kissing scene. Kasi may love interest kami eh. So, yun naman yung ano rin. Diba pag love interest, only lili-lili mo, usually my love. Depende na lang kung ano yung role ng lalaki. Nabawa, eh, ang role ng lalaki, diba may bida ng lalaki na, diba, gay role. Siyempre, hindi ka pwede makapag-kissing scene sa lili-lili mo. Parang, ewan ko, parang ganyan. Pero dito, ewan ko kung paano mangyayari. Coming from the success nung ano, Mang Kepeng 1, di ba? Ano yung aabangan dito sa Mang Kepeng 2 na to? Ang gusto ko lang dito sa Mang Kepeng 2, si Siniko, eh nakaabang na sa part 3. Wow. So, wow. Gusto niya na talagang ituloy-tuloy ito. Na parang Avengers daw. Sige, sabihin na lang natin, Shane Catalan Roy. Or Mano po, na maraming kapatid. Parang yun ang nakakataba ng puso. Magaganon siya ka prosinidong gawin at gawin to. Kaya naman kami talagang pinapaganda rin namin para magustuhan na aabangan ng mga tao o yung fans ng Mang Kepeng. Curious lang kami, di ba dati ang Mang Kepeng is nasa Regal? Tama ba? Hindi, may pinag-aralan lang ako yung mannerism ni Chiquito dun sa pag may mag-airplay, pag-airplay siya. Yun nakita ko. Kasi pinipin ako sa YouTube na lang, may malabo. Sample nga. Wala yung pag-work siya. Wala yung bigote niya. Nag-work siya pag may bigote. Tapos, so yun yung pinag-aralan. Nakatawa din sa One para nakita kayo ng pamukha ni Chiquito. Yung naghanap ba kayo talaga ng gano'n? Di ba sa One? Lalabas din ba siya dito sa 2? Parang hindi na siguro siya. Iba. Oh, tsaka gumawa kami ng CGI niya, na talagang kinopya namin yung mukha nito sa part 1. Yun yung... Ang hirap na nakipag-scan ako, siyempre, CGI, makikita mo yun, pag pinalabas mo na, pero nung ginagawa ko yun, wala siya ron. Diba? Ni-imagine ko na lang yung mukha ni Chiquito, kasi anak ako yun, Mang Kepeng. Tapos dito sa Mang Kepeng na to, mas marami bang abangan ng mga fight scene, action scene? Mga fantasy. Actually, mas ma-action siya dahil dito lalabas yung lihim ng banda ng itim. So, meron pa palang banda ng itim. Kasi si Mang Kepeng, banda ng pula. So, meron banda ng itim. Dito nag-i-reveal yun. Parang ano lang, parang Spider-Man. Sakto, parang si Venom side. So, ano pa yung aabangan na Wong dito compared din sa One? I mean, mas makulit ba? Takot, matatakot din ka ng One eh, di ba? Dito ba mas matatang na? Dito kasi mas yumabang actually siya. Mas, kasi doon nawawala yung kapangyarihan ng banda niya. Nag-a-attitude si Mang Kepeng. And so, bibigyan siya ng leksyon. So, yung mga ginagaman ni Kepeng, may mga konting problema na hindi na nasusolusyonan niya lahat. Yung mga palpak niya. So, yung mga ayusin na rito. Tapos, mas adventure, mga gagawin nilang marami pupuntahan. Marami makaka-encounter si Mang Kepeng dito with the team, yung mga kasama ko. Magiging madugong editing. Yes, madugong editing. Kaya maaga kami nag-shoot. Kasi maraming CGI. May date nito meron na ba? Or parang tuloy ba yun sa MM? Next year siya, pero hindi film fest. Mas early yun. Iba lang kung summer. Ikaw ba may say ka sa gano'n? Kung kailan gusto mo ipalabas? As a creator din, di ba? Ang sa akin lang, kasi may ginagawa ba ako isang movie, ayoko lang magsabay syempre. Gusto ko meron lang alos pa rin. Tapos pa ako isa. Yeah, so hindi pa rin kasi siya tapos. So mag-overlap ako ng shoot. Yun lang naman ang request namin. Dami sunod-sunod yung mga projects mo. May dalawang shows. Tapos may pinipula pa. Ngayon, mas nauuso lalo yung collaboration ng kapamilya at kakabuso. Meron ka bang sa kabuso na? Oo, kasi yun nga maganda. Pag Kikim, di ba yun yung Kikim, di ba?
win-win. Win-win. Walk of life. Walk of life. Bago pa sila. Marakunan ka na pala. Eh ngayon lang kasi medyo hirap lang nga. Hirap lang talaga kumuha ng leading ladies. Sobrang, dahil nga na-timing tayo sa paggawa ng mga ibang invest movies. So talagang, kasi natry talaga namin no. Like si Benji Paras, from Channel 7. So wala lang mga same problema pag ano yun. Siya po, tag-7. Libre po siya. Pwede po siya maging leading. Pwede siya leading lady. Hindi, siya rin po. Ngayon, si Anne ngayon sa si Vice, nag-collaborate na for NFFL. Ikaw po, wala kang plano na makipag-collaborate naman soon kay Vice Ganda? Wala pa kayo nagagawa? Wala pa. Nagbibiroan nga kami. Eh, eto si Vice, siyempre nag-iisip yan kung ano pa yung pwede niya magawa. Sabi nga, ano kayo magandang script? Meron naman siya, ano naman siya, bukas naman siya sa ganung usapan. Kaya lang, nahihirapan na siyang bumuo. Why not, Mr. Song? Siya din yun eh, no? Siya din nag-iisip kasi ng concept. Pwede nga kami, X44, na-meet si private. Diba? Diba pwede yung ganun, nagsama, diba? Magandang ano yun. Nag-iisip lang kami. Pero ready ka naman kung sakasakaling sabihin ni Vice, dapat may halikan, may kissing scene. Ba, depende sa story ha, wala namang problema. So game ka? Oo, wala. Jika. Ha? G. Yes, game. Ah, game ba yun? Nakakaya. Millennial ah. Yeah, millennial. Hindi ako G. Hindi pa. Minsan meron din kayo kasi nakikita namin show. Kami, meron pa rin kayong chemistry in the face pag kayo naglolokohan kayo, di ba? Pag nagka-partner kayo sa hosting. Ah, talaga ba? Eh, kasi siyempre, abangan yun sa akin ang makita sa screen, di ba? Sa kayong mga hubaran, pag inuhubaran niyo si Vice. Hindi kasi si Vice, ang tingin ko talaga sa kanya kaibigan lalaki eh. Kabasket. Di ba? Kaya nga, di ba? Pag tawag mo doon, Brad eh. Brad. Hindi siya open. Hindi. Tsaka ako lang gumagawa sa kanya kasi ng gano'n. Tapos yung mga biroan namin doon. Yung Jong. Hindi si Jong kasi, hindi naman niya brand tawag doon. May ibang level of pagtingin ba pagdating kay Jong? Ay, hindi mo alam. Hindi, may pang punch na yun si Jong, ay si Vice, diba? Kamukha daw ni Vice, yung girlfriend ni Jong. So, mga gano'n sila. Eh, meron din sila love team kasi silang dalawa sa show. Jong, kailangan mo ba ipagpaalam si Ayon kay Vice? Kasi parang lumalabas siya, hindi naman manager, parang pero parang lahat ng mga project yaka ni Ayon, parang kailangan parang ipaano. Hindi lang naman si Ayon eh, pati si Jackie eh. Oo, si Jackie. Si Jackie, kasi Steph sa kanya, si Steph, sila yung pinamanage kasi ng ABS, with Vice, ano din. Mm-hmm. So kailangan talaga idaan sa kanya, kahit may mga shows sila. Siyempre, parang lang ano, hindi ko pa naman si Vice eh. So, papaalam. Paano mo pinaalam na? Hindi, yan lang naman, mabilis lang naman na, Vice. Kunin ko siya, ayaw naman. Ganun naman. Hindi ko naman. Hindi naman yung guys. Hindi naman. Hi. Fan mo ako. Mapansay naman. Mapansay. Pasok. 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 Mga kaibigan, nandito po si Miss Barbie. Yes. Good evening. Masyado nang busy-busy. Ang ganda nung sa... Thank you. Maganda eh. Part na yan yung Excel ngayon. Sa Excel na to. Barbie. Barbie. Pag-tulog ako. Yung suspender mo. Suspender? Suspender. Yan. Ay, magpangano kasi yun, no? 70 yun. Nakwento lang sa akin nila. Hindi ko rin alam. Wala na tayo ilangan. Wala. Pero nung ano, look test. Pero nung look test, opo, meron. Pero nung pala nakitaan. Paano nung wala yung ilangan na yun? Nag-bonding kami. Ah, in one day. Inuman? Kain na na. Kala ko inuman na yun. Kain. Kwento. Kasi nailangan ko sa kanya nung story ko, tinawag ko siyang ate. Oo, tinawag ko siyang kuya. Tinawag niyo ako kuya. So ngayon na naman? Ngayon, dito na. Kuis! It's the first time. Na-shoot niyo na ba ang kissing scene na pinag-usapan natin yung story ko? Ano ba? First day. Ginawan niya ito. Ginawan niya. Kasi kumayag. Kasi kumayag ka. Kasi napalawag yung interview mo eh. Napayag ka pala secret. Parang galing sa ilong ah. Abangan niya, dapat panoorin niyo. Paano si Barbie, paano yung paghahandaan yan? Kissing scene with Vong Navarro as MK. Hindi pa naman, hindi pa naman siya, hindi pa naman. Secret. Panoorin niyo kung meron o wala. Promo. Pero ready ka naman, sabi mo nga. Oo naman po, work naman if ever meron.
Barbie, parang bigyan mailan ako, ready ako. Wow! Oh, Barbie! Natatanong naman yung parents ko, ready siya. Sige. Pa-job rin. Papaalam na din kita. Paalam mo ko. Sa parents. Eh, ikaw, Bong, paano mo paghahandaan yung kissing si Miss Barbie? Well, gusto ko syempre, ano lang. Kain ng lilis. Pag-uong. Pag-uong ko sa mumbong ako ng patis. Eh, syempre, dapat, ano, di ba? Dapat mag-toothbrush ka. Yeah. Dapat malinis, maayos. Para walang ano-ano. Dey, close naman tayo. Okay na yun. Okay na yun. Hindi kasi meron ni iba eh. Pag in-interview, ay ano yan eh. Diba, no? May chismis. Ganon? Oo, may mga ganon. May mga ano yan, mga blind item. Oo, oh, ganyan, ganyan. Oh. Yeah, kay ano, kay Adam. Hindi galing dito yan. Hindi sa akin ha. Blind item. Kay Adam. Ito na, pwede ka na magkwento sa akin. It's blind item natin. Okay. Sige, sige. Isip alam mo na, magkagaling mo na. Pero Barbie, how does it feel? Handpick ka pala ni Bong. Ayun, nasa top 3 ka daw, ha? Top 3. Well, sobrang happy, of course. Kasi first time ko din po mag-movie na leading lady. So, happy ako and thankful. At with Bong na ba? Yes! Ang sabing papalit kay Chiquito. Mabiling yun! Di ba one of the ano yun? Ang daming iligo lang nila. Nung muna ba, ini-imagine mo ikaw yung mamang-kepweng? Or parang, di ba, paano nagsimula yun na ikaw yung mamang-kepweng? Hindi, si Cindy ko talaga. Talagang gustong-gusto nilang gawin ng mga pelikula ni Chiquito. At talagang napusuan nila ang mamang-kepweng. Tapos, nagulat ako. Tumawag yung mga kay Chito sa manager ko. Gagawin ko na yung mga kay Chito. Parang kasi ang daming, sa totoo lang, maraming pinigula si Chito na maganda. Marami. First time mo magka-comedy, di ba? Okay. From the Araw Gabi na si Rosa na... Ay, pwede mo yung first kalila. Paano eksena niyo? Kasi papasok pa lang ako. Sila yung unang nasa eksena. Tapos ako to enter. Tapos nasa gilid lang ako. Hindi ko kaya kasi... Natatawa po ako sa kanila, like yung mga wala naman sa script, bigla-bigla na lumalabas sa bibig nila. So, ganun ako ng ganun kasi tawa ako ng tawa. Tapos yung first na scene ko, na may dinagdag silang lines, na dun lang mismo sa eksena, tumawa ako. Sabi ko, gumanan ako. So, ilang take ka pag ganun? Isa lang naman. Ilang ginawa naman ni Direk ako. Palang pa-exit din. Pa-exit lang naman. Tawa ako ng tawa. Kahit yung mga second, third, tawa pa rin po ako ng tawa. Nag-a-adlib ka din dito kapag may mga punchline na... Meron naman, paunti-unti. Nayapa ako sa ngayon, first day po eh. Ano yung nag-a-adlib ka dito? Yung may nag-ring ka? Eh, di ba kasi pa nag-shooting? Ah, oo! Bawal may telepono, may nag-ring ka dito. May nag-ring. Kanino? Hindi namin alam. Hindi namin alam. Ito rin yung take. O hindi nagkakasindre ka rin. Sabi niya. Ano, hindi matawag ba sa'yo? Hindi sa akin yun. Hindi ako na. Sa'yo ba yun? Hindi. Sinasakyan namin. Sinasakyan lang pala. Okay. Drive ba? Ano na yun? Sinama niyo na? Hindi, pero inadrive. Bloopers. Si Derek lang ayaw magkatin kasi nahayaan niya kami. Masari, ipalabas yung mga bloopers niya rin after the ano, no? Sabi ko, masakay lang. Talagang sasakay ka lang sa bawat. Tapos sobrang sinaseryoso ko po yung script eh. Every minute, minamemorize ko. Tapos nilapitan niya ako sabi niya. Huwag mong seryosoin. Huwag mong memorizing masyado. Kasi siyempre galing siya sa show. Ito yung kakawala siya dun sa... Sobrang gaan po as in. Parang minsan sinaseryoso ko yung lines ko. Tapos sasabihin niya direct na, Barbie, oh, parang umadlib ka naman. Hindi, may tinatanong niya sa akin. Sabi, hindi ka ba natatawa? Oo, sabi ko po, hindi ka ba natatawa sa mga ka-eksena mo? Sila Chad. Hindi naman. Sinasakayan niya lang yung ano, yung... Sanay na rin kasi, sanay. Ano yung binibigay mong tip kay Barbie? Pag ganyan, syempre, baguhan sa comedy, ikaw as matagal na sa comedy. Hindi kasi sa comedy kasi, hindi siya tulad ng drama na nakastick tayo sa script, diba? Sa comedy kasi medyo mas maluwag ng konti. Especially ang kailangan mo lang yung punch niya. So sabi ko sa kanya, kahit hindi ganun na ganun yung pagkaka... bitaw mo doon sa malinaw, basta tama lang ito, sinasabi mo. Para importante doon yung punch na yun. Para mas ma-relax siya. Gusto mo na Barbie mag-comedy? Or parang naninibago ba? Well, parang mas gusto mo na lang ang drama? Or well, for me po, mas gusto ko yung drama, syempre. Kasi doon ko nalalabas yung mga feelings ko na yun.
Pero yung ngayon, comedy, first time ko po kasi, ang saya, sobrang gaan. Yung parang kahit wala akong tulog, hindi po ako inaantok. Kahit wala na po ako sa set, nasa test ako. Sobrang nakakatuwa po yung mga cast. As in, yung tawanan, hindi na mawala sa set or sa tent. Tsaka, sobrang fun po. Kasi parang break muna sa drama. Mm-hmm. Kaya maganda kasi kay Barbie. Siyempre, mas maraming lalaki. Siya yung babae, isa siya, di ba? Kaya nagbibiroan ng mga lalaking jokes, hindi siya kasi corny eh, o hindi siya maarte. So, sakay siya. Uh-huh. Hindi kami, kumbaga kami, hindi na kami nag-iingat, bumitaw ng mga jokes. Kasi nga, game siya, hindi siya yung maarte na babae na, ay, one of the boys. Well, yes, opo. Sanay din ako na, ano, na puro boys yung friends ko. Tsaka, ayoko pong simulan yung awkwardness kasi parang tuloy-tuloy. Yung pagiging awkward. Pag, alam mo yun, pag umarte ka pa. So, nung simulang i-scene nyo, paano nyo win-work out yung inyong mga chemistry ng dalawa? Kasi dapat makita yun sa ano, di ba? Kasi naayos na agad namin. Kasi humingi kasi ako ng araw sa kanya. So, with Derek and the other staff. Para lang, mas maging komportable na kami, wala nang bilangan. Kasi dapat workshop yun eh. Workshop dapat eh. Kaya lang, yung sked namin, hindi iaabot dun sa workshop oras o araw. So, mag-set na lang kami na dinner. Para lang mas makilala ko siya, mas malayo makilala ko. So, alam na buwan. Mary, how do you compare si Vong sa mga ibang mga naging leading man? Makalasan mo na. Isang pala naman. JM Dugas na. Ayan, sinabi ko. Well, yan na naman tayo. JM, Vong Navarro. Well, pinabalik ka talaga. Binabalik po ito, mamaya kasi kinaljoy. Hindi, si JM kasi, drama eh, mabigat. Tapos, most of the time po, seryoso talaga kami ni JM eh, kahit off-cam, focus talaga. Pero with us naman, ni Vong, sobrang gaan lang, as in, trip-trip lang, puro jokes, magaan. Pero silang okay ka-work. When it comes to guy ba, ano mas gusto mo? Yung pinapatawa ko o yung seryoso? Well, para sa akin, mas paano seryoso? Seryoso sa akin. Paano? Ayaw sa iyo ko. Gusto mo yung pinapatawa? Mas okay, mas funny ang gusto ko. Kasi sa sobrang seryoso. Pa-comment na doon. Kaibigan ko si Jay. Kaya talaga, kinabigyan niyo ako, tapos... Siya talaga eh. Wala akong binanggitan name, siya talaga. Hindi sabi niya, sabihin ko na to. Salam naman kasi, di ba? Sobrang naman. So, magugustuhan mo pang gumawa ng comedy sa mga susunod na mga offer ng mga movies? Yes, of course. Tsaka hindi naman, mukha lang po akong tahimik talaga. Mukha talaga akong tahimik, pero game ako sa mga joke. Hindi ka ba nila nabubuli or niloloko sa sila set? Oo, as kasi parang ikaw yung lang yung babae. Hindi po. Pero palaban to eh, pag alam mo na pinuro ko. Wow, bakit? Kanina, parang may tinatanong sila sa akin. Oo. Masasagad eh. Ganun po talaga ako, mataas lagi. Parang galit, pero hindi naman. So hindi pwedeng nakuhin, depending. Hindi naman, game na lang. Pwede yan, tatanjan ka eh. So gano'n ka ba sa relasyon? Dapat ikaw yun. Uy, huwag ganun. Wala mo magsiselos ngayon sa inyo, sa bawat isa sa inyo, sa gagawin yung mga intimate scene and Barbie. Kapag paalam mo. Hindi siya. Si Bong. Paalam niya ako. Paalam ko. Hindi, wala trabaho. Siyempre, trabaho naman. Yeah, trabaho naman. Tsaka ito para naman sa mga fans. Supporters. Sumusuporta sa amin. May pressure on your part na tangkilikin ng tao yung tandem yung dalawa. Dahil parang, di ba, parang experimental to eh. Di ba? Ganda yung tanong mo. Kasi yun talaga pinag-iisipan ko kung paano kami matatanggap. Una, siyempre ng fans si Barbie. Kasi yung fans ko, lima lang yun. Mga fans ko, siyempre parang papano is experiment niya. So, hindi naman natin, kumbaga, maganda yung magic niya eh. Yung meron siya agad na, ewan ko, yung pinanood ko yung story con natin, yung picture, kasi doon ko babasin eh.
may kilig eh. Nung pinapanood ko sa mga kaibigan, may kilig sila. Yeah. Akala ko kaya siya kinilig na ihi. So, yun. Ito magaling magpakilig. Okay, okay na okay. Dahil lang nung sa Juan, Kim Domingo na sexy, yes! Di ba? Ikaw ba makikipaglaban ka rin ng kaseksyan dito? Tubis to? At meron kang i-endorse. Tubis to? Hindi po ako, hindi ako lalaban. Hindi lalaban. Hindi po ako lalaban. Sorry. Hindi po ako lalaban. Pero medyo sexy din. Well, hindi ko po maalala yung first na mag-captain. Parang ay, napanood mo ba yung first? Napanood ko, pero nakalimutan ko na po. Sa trailer niya lalabas na din. Uy! Nandun na po nun eh. Nandun siya. Nandun na po nun. Nandun po ako nun dati. So wala daw siya choice na nalood nun. Obligado na nun dyan. Well, hindi, ano ako, parang, hindi ako pa sex dito, actually. Hindi. Action. Makikipag-action. Mm-hmm. Action. Yeah. Okay. Paano pinaghandaan yung action scene mo dito? Well, kasi yung ginagawa po namin na I want, di ba? Action siya, so... Yun na yung training ground. Yun na yun, ha? Tsaka hilig ko rin po talaga yung action. How will you support ito, si Barbie ngayon na part ng girlfriend? Nung muna hindi siya mailang, di ba? Dahil yun naman, kaya ang sinasabi ko sa kanya, para mas lalo ka pang mas gumaan para sa'yo. Sabi ko na nga lang, yung mga tips, yung kanina pa lang naman yun, masyadong memorize na memorize yung script. Kung ano lang yung pungaso sa ulo mo na kung ano yung thought ng eksena, yun lang yung gagawin natin para pares tayo. Tapos may mga ano rin, mga wala pa naman eh, yun pala. Kasi nga, yeah, first day pa lang. First day pa lang po rin. Sige, please. Yung tingnan yung siguro dahil gusto namin yung pagandahin. So, 900 days. Wow! Eleven. Kaya ba? Edit? Kaya ba yun? Ang dami namin natin gagawin. Oo nga, may bundok-bundok pa kayo. Yeah. 11 daw. Kaya yan. Kaya. Diba? Sige, please invite them na lang. Abangan ng Mang Kepeng 2. Kaya, madlang people, iniimbita po namin kayo ni Ms. Barbie na abangan yes. Niyo po ang Mang Kepeng 2, ang lihim ng banda ng itim. Yes. Si Barbie yes lang. Yes lang tayo. Yes. Barbie ba yung banda ng itim? Ay! Secret! Then. Kita mo sila! Ba? Ayan na! Okay. Sana po supportahan at panoorin niyo po ang Mang Kepeng Part 2 na po yan, ang lihim ng banda ng ito. Ah, na tinatanong siya, sa part 3 din daw siya kasi. Hindi po, parang nag-fish ako, sabi ko, bakit wala na si Kim Domingo dito sa part 2? Sabi ko, but wala na si Kim Domingo dito sa part 2? Nag-fish ako eh. So sabi nila pa, ano sabi niya? Busy. So yun. So parang gusto mo malaman if, bakit wala siya sa part 2? Wala na ba ako sa part 3? Alam niya kasi yung part 3 kasi hindi, basta alam ko. Depende daw sa chemistry niyo. Tapos sabi ko kay Direk, so wala na rin po ba ako sa part 3? Sabi ko, depende pag hindi ka busy. Pero gusto mo ko ba kung sakali? Oo naman po. Oo nga. Oo. Thank you. Thank you.